Totoo. Kaya't hindi sapat na isulong lang ang kapayapaan sa Asya. Mm. Sa halip ang dapat nating isulong ay ang kapayapaan ng mga bansa sa mundo. Dahil ang ekonomiya at ilang institusyon ng bawat gobyerno ay konektado. Asian peace can no longer be the peace of American guns and bombs and arrogance. Dito naman ay sinasabi ni Sasot na ang Asian peace ay hindi na kinakailangan ng sandata. Teka lang ha. Para malaman natin kung sino si Sasot, ayan. Ayan. Hinahanap ko siya. Introducing Sas Rogando Sasot. My name is Sas Rogando Sasot, a Filipina who has been based in Netherlands since 2011. So, nasa Netherlands siya. Being a docent, okay, in the history department is the latest chapter in my life's adventure, educated in the Philippines, Hong Kong, United States, and the Netherlands as a teacher. Okay, teacher pala siya. I hope to hone in my study students the love for learning continuously, passion for knowledge, and thirst for widening one's personal horizon. So, I have an MA in International Relations. So, talaga magaling siya. Kaya pala well-versed siya. Kaya lang, hindi ako sumasang-ayon dun sa mga argumentong kanyang inilalapag. Okay? Na parang lumalabas ang kinasama ng yung nangyayaring kaguluhan o mangyayari pala, pero nangyayari na eh, dito sa Asia ay dulot o dahil sa impluensya ng United States of America. Ko-contest ko yan. Well, anyway, sisimplihan natin. Wala ang Amerika dito sa Asia-Pacific region. Okay? Wala. Imagine nyo, walang impluensya yung Western na yan, yung United States, United Kingdom. Tayo lamang dito. Yan yung ginagawa ng China, di ba? Taon na, baka dekada na nilang ginagawa. Tingin nyo ba, hindi yan nag-expand na nag-expand? Tingin nyo ba, hindi niya sasakupin yung maliliit na bansa dito sa Asia? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Maari magkaiba-iba tayo ng opinion dito sa ating next featured video, mga utol. Pero gusto kong hayaan ko kayo na magbigay ng inyong saloobin pagkatapos nating panoorin lahat ito. Magbibigay rin ako ng konting opinion, pero syempre, igagalang ko pa rin kung anong opinion. Meron kayo, mga utol, eto na. Pro-China, may mensahe para sa mga Pilipino. Okay? Ito po ay isang Pilipino din, o Pilipina. Okay? Mula kay Solidong Kaalaman, pa-subscribe siya, pa-like na rin yung video, game na. Asian resources belong to Asians. No more dead Asians sacrificed at the altar of Western civilization. Solidong Kaalaman. Vlogger na si Sas Rogando Sasot. May mainit na pahayag patungkol sa umiinit na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China at ipinagdiinang walang dapat ibang lahi ang makialam sa problema sa Asia. Ano ang masasabi nyo patungkol dito? Sa videong ito ay susubukan kong linawin na ang mga argumentong ito ni Sasot ay hindi nauubra pa sa panahong ito dahil ang takbo ng isip ng mga tao noon ay malayong malayo na sa takbo ng pag-iisip ng mga tao sa ngayon. Okay. Interesting, di ba? We know what they want from our region. They want the same things they wanted when they colonized every Asian country. And that is Asian resources. Ngayon, subukan nating ibuod ang mensaheng ito. Ayon dito kay Sasot, ang pakay lamang ng US sa Asia ay ang mga resources mula dito, which is naglalarawan na ginagamit lang tayo ng US para sa sarili nilang kapakanan. Pero nangangahulugan ba ito na kinukuha nila ito sa atin sa marahas na pamamaraan? Malamang hindi. Dahil kahit sabihin pa nating tuso ang Amerika, ang bawat takbang nito sa Asia ay dumaraan sa diplomasya. Hindi ito sapilitang kinukuha sa atin ng Amerika. Wala na tayo sa panahon ng kolonyalismo. Malayong malayo na sa kasalukuyan ng pag-iisip noon ng mga tao. Dahil noon limitado lamang ang impormasyon ng bawat isa, kaya't nagiging daan ito sa pagsasamantala ng mga may impluensya. Subalit sa panahong ito, kahit simpleng tao ay magagawang isiwalat ang kabulukan ng bawat gobyerno. Kaya sa panahong ito ay may importansya na ang boses ng bawat isa dahil mabilis lamang itong lalaganap
at kapag napatunayan ay kasisira nila. Kaya't hindi na kasing garapal ng mga Amerikano noon ang mga Amerikano sa ngayon. Tama. You know, the civilization of the Philippines and China have a long history of peaceful relations. We share the same pain of being humiliated by the Western powers. We both belong to Asia, and the South China Sea is our common heritage. Asian resources belong to Asians. Dito naman ay nilalarawan ni Sasot ang pagiging mapayapa ng mga sinaunang sibilisasyong Pilipinas at China, at parehas din umano itong dumanas ng paghihirap mula sa Amerika. But then again, ang takbo ng utak ng mga tao noon ay ibang-iba na sa ngayon. Dahil kung mabait pala ang mga Chino noon, ay bakit hinaharas na nila ang mga Pilipino sa ngayon? Patunay lamang ito na ang ugali ng mga tao noon ay hindi maaaring maging sapat na batayan para sa ugali ng mga tao sa kasalukuyang panahon. Tama, mga utol, no? Napakalayo na ng diferensya. Kasi kung noon, sakupan ng mga bansa ang labanan, eh may United Nations na iba na. Mas civilized na tayo. Okay? Pero itong ginagawa, dati mga traders lang sila, 'di ba, mga Chinese. So meron talaga tayong long history ng long peaceful and harmonious relationship with Chinese people. So given na 'yon. Pero sa ngayon mga utol, tingin niyo ba sino yung nag-o-oppress sa atin ngayon? 'Di ba? Nag-o-oppress sa atin and at the same time sinasabing kaibigan natin sila. Sino 'yan? Sino yung nananakop ng ating teritoryo ngayon? Diba, China? Doon pa lang. Finish na tong argumento na to. Inaagawan ba tayo ng teritoryo ng US? Oh, hindi. Inaagawan ba tayo ng teritoryo ng China? Oo. Oh. Finish na yung argumento. Okay? Doon sa sinasabi niyang yung Asian resources should belong to Asian people. Okay? Given? Pero hindi ba nasa world trade na tayo? Yung trading natin eh pang mundo na. Okay, dapat makinabang tayo. O sige. Nakikinabang nga ba ang mga Pinoy? Pinoy ba ang nakikinabang doon sa natural resources natin na inaagaw ng China? Hindi nga natin mapakinabangan yung natural gas and oil deposits natin dyan sa ating exclusive economic zone dahil pinipigilan ng China dahil sila ay nakaposte doon. Tama? Na dapat ay napapakinabangan na natin matagal, na explore na natin, at nang sa ganun ay hindi nagmamahal ng gasolina dito. Dapat nga nakakapag-export pa tayo. Ganong kadami yan na siyang napipigilan dahil sa pang-aagaw ng teritoryo o dun dahil sa agresyon na ginagawa ng China o dahil pinipilit nila na kanila yun. Tama pa ba ang China? Okay? Mamaya alamin natin kung sino itong vlogger na ito. Hindi ko siya kilala actually, mga utol. So sinerge ko yung kung sino man siya. So at least magkakaroon tayo ng konting idea. Ituloy na muna natin, ha? Sinabi rin dito ni Sasot na ang mga resources ng Asia ay para lamang sa Asia. So kung mas malakas pala sa atin ang China at inangkin nila ang buong South China Sea, ay dapat ba napabayaan na lang natin sila? Dahil kapag humingi tayo ng tulong sa US, ay magagamit nila ang mga resources na naririto, which is ayon nga kay Sasot, ay para lamang ito sa Asia. Nangangahulugan ito na sumunod na lang tayo sa China para walang ibang kontinente ang makinabang sa mga resources ng Asia. Pero ang tanong, makikinabang pa ba tayo kung hawak na ito ng China? No more dead Asians sacrifice at the altar of Western civilization. Dito naman ay nilalarawan ni Sasot na wala na umunong dapat pang Asyano ang magbuwis ng buhay nang dahil sa kagagawa ng Amerika. Sinasabi niya ito dahil sa posibleng giyera sa pagitan ng China at Pilipinas dahil humihingi tayo ng tulong sa Amerika. Pero paano kung wala ang Amerika? Nangangahulugan ba ito na hindi na tayo handang magbuwis ng buhay laban sa China? Malamang hindi. Dahil may Amerika man o wala, ay posibleng sapitin ng ating mga sundalo ang digmaan laban sa China. Totoo. Sa pagtatanggol ng ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Kaya't malinaw dito na kung sakali man magkaroon ng giyera, ito ay kagagawa ng China. Dahil minsan na nating isinulong sa China ang pagpapahalaga sa ating kapwa Asyano sa pamamagitan ng dating Pangulo. I announce my separation from the United States. At sa 6 na taong panunungkulan nito, ay hindi pa ba tayo natauhan na bukod-tangi ang gobyerno ng China lang naman
ang hindi marunong makipagkapwa-tao. Asian peace is peace inspired by the wisdom of our ancestors and the fulfillment of our duty to the future generations of Asians. Dito naman ay nilalarawan ni Sasot na ang kapayapaang Asyano umano ay inspirasyon ng karunungan ng ating mga ninuno at pagtupad sa ating mga tungkulin para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon ng mga Asyano. Dito naman ay masasabi kong may pagka-racist talaga itong si Sasot dahil para sa akin, ang statement na ito ay pagbabaliwala sa iba pang mga kontinente sa mundo na nakatutulong din naman sa napakaraming Asyano at ang mga usapin sa loob ng Asya ay may malaking epekto rin para sa kanila. Kaya't para sa akin ang Asian peace ay hindi dapat inihihiwalay sa world peace. Tama. Dahil sa makabagong henerasyon, ang lahat ng bansa sa mundo ay mayroon ng maayos na relasyon at hindi natin maiiwasang dumating ang pagkakataon na may ilang pinuno ng gobyerno ang sisira nito. At sa pagkakataong ito ay nararapat lamang na makiisa ang mga bansa sa mundo dahil ang lahat ng ito ay konektado at may epekto ang bawat kaguluhan sa kani-kanilang gobyerno. Ito. Kaya't hindi sapat na isulong lang ang kapayapaan sa Asya. Sa halip ang dapat nating isulong ay ang kapayapaan ng mga bansa sa mundo dahil ang ekonomiya at ilang institusyon ng bawat gobyerno ay konektado. Asian peace can no longer be the peace of American guns and bombs and arrogance. Dito naman ay sinasabi ni Sasot na ang Asian peace ay hindi na kinakailangan ng sandata. Teka lang ha. Para malaman natin kung sino si Sasot, ayan, hinahanap ko siya. Introducing Sas Rogando Sasot. My name is Sas Rogando Sasot, a Filipina who has been based in Netherlands since 2011. So, nasa Netherlands siya. Being a docent, okay, in the history department is the latest chapter in my life's adventure, educated in the Philippines, Hong Kong, United States, and the Netherlands as a teacher. Okay, teacher pala siya. I hope to hone in my study students the love for learning continuously, passion for knowledge, and thirst for widening one's personal horizon. So, I have an MA in International Relations. So, talaga magaling siya. Kaya pala well-versed siya. Kaya lang, hindi ako sumasang-ayon dun sa mga argumentong kanyang inilalapag. Okay? Na parang lumalabas ang kinasama ng yung nangyayaring kaguluhan o mangyayari pala, pero nangyayari na eh, dito sa Asia ay dulot o dahil sa impluensya ng United States of America. Ko-contest ko yan. Well, anyway, sisimplihan natin. Wala ang Amerika dito sa Asia-Pacific region. Okay? Wala. Imagine nyo, walang impluensya yung Western na yan, yung United States, United Kingdom. Tayo lamang dito. Yan yung ginagawa ng China, di ba? Taon na, baka dekada na nilang ginagawa. Tingin nyo ba, hindi yan nag-expand? Tingin nyo ba, hindi niya sasakupin yung maliliit na bansa dito sa Asia? Palagay nyo ba, pag nasakop nila ang South China Sea, na siyang hindi nila magawa-gawa dahil sa pakikialam ng US, pero kung sakaling hindi nakikialam ang US, ay matagal na nila nasakop ang South China Sea. Alam nyo yan. That's a fact. No? Ngayon, pagkatapos nila sakupin at makontrol ng South China Sea, anong kasunod? Nandyan na sila nakapalibot sa ating mga shores. Walang magtatanggol sa Pilipinas, walang magtatanggol sa Vietnam, walang United States, walang United Nations, walang kahit ano. Palagay nyo ba hindi pa tayo nasasakop niyan? Ano ang unang-unang dahilan bakit hindi nila masakop ng tuluyan o maangkin ang Taiwan na ayaw nilang bitawan? Number one reason, United States of America. Okay? Totoo, naikielam ang United States, pero itong usapin sa Asia ay hindi usapin ng Asia. Ito'y usaping pang daigdig. Ito'y tungkol sa daigdigang komersyo sa pagkontrol ng mundo. Kung sino ang kokontrol ng mundo. Kapayag ba kayo ng China? Ako hindi. Ayoko ng komunismo. Okay? So anong masasabi nyo dyan? Yun lang yung argumento ko. Palagay nyo ba hindi tayo sasakupin yan pag binitawan tayo ng US? Ha? Pakicomment yan mga utol, ituloy na natin to. At kayabangan ng Amerika. Pero teka, sila ba ang nagsisimula ng gulo sa pagitan ng Pilipinas at mga Chino? Ibig sabihin ba nito, okay lang mawala ng kapayapaan
gamit ang malalaking barko at kayabangan ng mga Chino. Asian peace can no longer be the white man's burden. Asian peace shouldn't be the fallout of another mushroom cloud over Asian cities. Dito naman ay sinasabi ni Sasot na ang kapayapaan sa Asia ay hindi na dapat pang pakialaman o maging pasanin ng mga Amerikano. Pero paano mo ito pipigilan kung sa magaganap na engkwentro ay maapektuhan din ng mga Amerikano? Sinabi rin niya na ang kapayapaan sa Asia ay hindi na kinakailangan maging daan para sa muling pagsabog ng nuclear weapons para sa Asia. Pero paano kaya kung wala noon ang Amerika? At kung ang Hapon ang naghari sa Asia, sa tingin kaya nitong si Sasot ay magiging maayos ang pamumuhay ng mga tao, lalo na tayo mga Pilipino, na ginawang laruan noon ng mga Hapon na sumakop sa lupain ng mga Pilipino. Tama. Dahil kung hindi natalo ang mga Hapon noon, ay hindi sila matututo kung paano makipagkapwa-tao sa ngayon. Tama. Maaaring may kinalaman nga ang US sa naging aksyon noon ng mga Hapon, subalit iyon ay noon pang unang panahon. Dahil sa bawat kaganapan sa ating mundo, ay unti-unting mas nagiging matalino ang mga tao. Kaya't sa panahong ito, ay may sariling gobyerno na ang mga Pilipino. At dahil din sa kasaysayang iyon, ay mas naging mabait na ngayon ang mga Hapon. Gayunpaman ang pagnanais ng bawat isang bansa na maipagtanggol ang kani-kanilang soberanya ay mananatili sa puso ng bawat isa. Ama. At sa panahong ito, hangga't maaari ay iiwasan na nating mangyari ang nangyari noon sa kanila. Pero ano ang gagawin mo kung tila dinuduraan ka na sa mukha ng mga komunistang China? Lulunukin mo na lang ba? Obviously, all our attempts to understand the situation in all its aspects is being taken as a sign of being a traitor by those who think that patriotism should be based on hate rather than on what makes us truly Filipino. Dito naman ay pinaliliwanag niya na ang lahat ng ito ay paraan lamang nila upang maunawaan ng lahat ang sitwasyon sa lahat ng aspeto at ito umano ay tinuturing ng iba na pagtatraidor para sa mga nag-iisip umano na ang patriotism o pagiging makabayan ay nakabase sa galit kaysa sa pagiging tunay na Pilipino. Pero hindi ba't puro galit din naman ang inilalarawan nitong si Sasot para sa mga Amerikano? At kung sa pagiging tunay na Pilipino naman ang ating pag-uusapan, ano para kay Sasot ang pagiging tunay na Pilipino base sa kanyang mga argumento? Well, para sa akin, nais niya lang naman ipabatid sa mga Pilipino na kailangan nating balikan ang ugali noon ng mga Amerikano at tayo ay mga Asyano, kaya't hindi natin maaaring panigan ng Amerika dahil hindi natin sila kalahi. Ganoon kasimple ang nais niyang ipabatid sa pagkakaunawa ko. Pero paano niya maipababatid ang pagiging tunay na Pilipino? Kung harap-harapan ka ng dinuduraan ng tubig sa mukha ng mga Chino at sa kaliwat ka ng panig ng mundo, ay nagiging katawa-tawa na lang ang bansa mo dahil wala kang magawang aksyon para dito. At makalipas ang 6 na taon ni Duterte sa pagkapangulo, ay ginawa na natin ang pagpapakumbaba sa mga ito. Pero kahit man lang maliit na mangingisda, ay pinagkaitan pa ng kabuhayan ng mga Chino. Paano kaya masasabi nitong si Sasot ang kanyang pagka-Pilipino? Oh, ayan mga utol. So anong masasabi nyo dun sa mga statement na inilabas nitong si Sasot? O hayaan ko kayong mag-desisyon. Napakaraming kung pwedeng sabihin sa kanya in a manner lang, no? Nung sitwasyon, situational basis lang, no? Wala nang paligoy-ligoy. Kung ano na lang yung nangyayari, kung ano yung ebidensya na nakalutang. Kasi yun naman talaga ang argument, no? So, ebidensya na nakalutang. Yung ngayon, kasi noon yung sasabihin, eh. Pag sinabi mo kasi sa akin noon, eh noon nga, kalabaw pa lang ang sasakyan ng tao, eh. Ngayon may sasakyan, eh. Ganong kalayo na yung pinag-uusapan nating diferensya ng noon at ngayon. So, ngayon, nandito tayo sa ngayon. Sige. Sino nangagaw ng teritoryo? China. O, sino sumasaklolo sa atin? US. O, tapos na yung argumento. Sino kakampi natin? China ba? Na inaagawan tayo ng teritoryo? Kaibigan ba natin yan? O ikaw, may kaibigan ka ba ninanakawan ka? Kaibigan ba yon? Isimplihan natin yung argumento. Huwag na natin paikutin pa, palayuin. Simpleng-simple nung argumento. Sinong nag-o-oppress sa atin? Ino-oppress ba tayo ng US? Okay? Kino-control ba nito kung paano tayo mamuhay? Hindi. Kino-control nito
yung kanilang global power, yung balancing nila sa world economy. Okay? Tama 'yon. Tuso sila, tama 'yon. Okay? Kasi gusto nilang kontrolin pa rin yung kanilang kapangyarihan. Tama 'yon. Pero hindi nila sinasakop yung mga bansa. Okay? Pinapanatili nila ang kanilang global influence sa pamamaraan ng demokrasya at pagbibigay ng mga aid doon sa mga mas mahihinang mga bansa. Sa madalit sabi, sila ang nagsisilbing depensa nitong mga mahihinang bansa na pwedeng i-oppress ng malalakas na bansa kagaya ng China. At ino-oppress po tayo ng China. Ayan na yung ano, ayan na yung number one na ebidensya, yung pang-aagaw nila ng teritoryo at hindi lamang tayo ang ginaganyan yan. Tapos na yung argumento. Mahaba pa yan. Kaya ko makipag-contest dito ng ano, pero kayo na bahala. Kailangan ko ang inyong opinion, pa-comment na lang. Well, anyway, maraming salamat sa solidong kaalaman. Second emotion sa lahat ng mga inilatag mong arguments. Okay, maraming salamat sa inyo mga utol. Muli ako si Target Akilis. Huwag nyo nga kalimutan mag-komento ng inyong pahayag at opinion na kayo mag-iingat, keep safe, God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat sa mga Pinoy na handang lumaban para sa kapakanan ng ating bayan.